Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluwa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat na nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huling. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng kasamaan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Ngunit, kung ang isang taong matuwid ay nagpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanan na gawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihan ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyo hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una. Mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan,
Lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong, hiyaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos, matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yung kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo na po ang lahat. Sinabi ng pong mahal, ang samaan ay layuan. Kasalanan ay pagsisihan, ayo ay magbagong buhay, magbalik loob na sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon'y sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid at ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sumanang loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto
at kasama natin online. Good afternoon po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung katabi, pakisabi, pinagpala ka ng Diyos. Mukha po bang pinagpala? Amen, amen. Pakitingnan ulit yung katabi, pakisabi, darating din ang wakas. Darating din po ang wakas. Magwawakas po yung ating mga buhay. Iyon po yung sinasabi sa unang pagbasa. Darating yung ating wakas. At sa wakas ng ating mga buhay, may dalawa tayong pwedeng puntahan. Buhay na walang hanggan, o kaya naman, kamatayan, magpasawalang hanggan. At alam ko naman po, na lahat tayo gustong mapunta sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Sino pong ayaw? Wala naman. Gusto rin po ng Diyos na makasama kayo na buhay magpasawalang hanggan. At ano po yung pinapahayag ng unang pagbasa? Sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel, napakahalaga po nung mangyayari sa ating kalagayan bago dumating yung wakas. Sabi po sa unang pagbasa, kung masama ka sa simula habang naglalakbay ka sa mundong ito, pero sa dulo ng iyong buhay bago ito magwakas, ikaw ay magbalik loob, tinalikdan mo yung kasalanan mo, ikaw ay nagkaroon ng mabuting kalooban, makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Pero kung ikaw naman ay mabuti habang naglalakbay dito, pero sa dulo ng iyong buhay, yung iyong kalooban, yung iyong kalagayan ay humarap sa kasalanan, pumili sa masama, naakit ng masama, ano pong mangyayari? Mapupunta tayo sa kamatayan, magpasawalang hanggan. Kaya ano pong pinapahayag sa atin? Ngayon pa lamang po, dahil hindi natin man alam kung kailan darating yung wakas, ngayon pa lamang, piliin na natin na maging mabuti. Piliin nating ayusin yung ating mga kalooban. Piliin natin na maging katulad ng ating Panginoon. Dahil hindi natin alam kung kailan ang wakas. Kaya maganda sa ngayon pa lamang, sa araw-araw ng ating mga buhay, yung ating mga desisyon, yung ating mga pinipili, yung ating tinatahak na landas, nawa ay mabuti na upang ang ating maging wakas ay buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ayun po, hindi pa po ako tapos. Introduction pa lang po. Kaya ano pong imbitasyon sa atin? Imbitasyon sa atin ngayon, lalo na nasa panahon tayo ng Kwaresma, ito po ay panahon ng paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung muling pagkabuhay po ng ating Panginoon, ito po yung nagbukas ng langit para sa ating lahat. Dahil sa kanyang pag-aalay, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Nawa sa panahon ngayon, at habang tayo ay nabubuhay pa, yung ating mga buhay ay ituon natin sa paghahanda papunta sa inihandang tahanan ng Diyos sa buhay na walang hanggan. At ano po yung magandang tingnan sa ngayon upang tunay nating mapaghandaan yung buhay na walang hanggan? Unang-una po sa lahat, tingnan po natin yung ating mga kalooban. Ano po ba yung namumutawi sa ating kalooban? Kabutihan po ba o kasamaan? Dahil kung ano po yung nasa kalooban, tiyak ito yung lalabas at lalabas sa ating pananalita at sa ating mga gawa. Sinasabi po sa Ebanghelyo, hindi lang sapat na wala kang ginagawang masama o kasalanan sa iyong kapwa. Sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, tingnan pa natin yung kalooban, dahil kapag may galit sa ating kalooban, tayo na rin
ay nagkakasala sa ating mga kapwa. Alam po ba ninyo yung karma? Hindi ho ba sinasabi natin kung minsan kakarmahin ka rin? Bakit po natin sinasabi iyon? Dahil sa ating kalooban, kung minsan ayaw nating sa kamay natin iganti yung kasamaang dumating sa atin. Kaya iaasa natin kung kanino man, bahala na kung sino man ang gumanti sa kasamaang ginawa mo sa akin. Kung titingnan po natin, yung nagsasalita ng ganun, sa kanyang kalooban, mayroong galit, gustong gumanti. Hindi malinis yung kanyang kalooban. Kaya anong imbitasyon pagkatingin sa kalooban? Tingnan din yung kalooban ng ating Panginoong Hesus. Pagtapatin po natin yung ating kalooban sa kalooban ng ating Poong Hesus Nazareno. At kung makita natin na tayo ay malayo sa kalinisan, sa pagmamahal, sa pagpapatawad ng ating Poong Hesus Nazareno, nawa unti-unti nating talikuran iyong mga iyon at maglakad patungo sa katulad na kalooban ng ating Poong Hesus Nazareno. At sa konteksto ng panalangin natin, mas magagawa iyon. Tingnan po natin yung ating kalooban. Humarap tayo sa Panginoon. Tunay ba tayong nagiging katulad ng Panginoon? At dahil sa pagtulad sa Panginoon, yun po yung isa sa mga mahalagang bagay na tutulong sa atin para maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Pagtapatin po natin yung ating kalooban sa kalooban ng ating Poong Hesus Nazareno. Ikalawang bagay po na mahalaga nating matandaan at paanyaya habang tayo ay tumitingin sa ating kalooban. Sa panahon po ng ating binyag, tayo ay pinaalalahanan na ginawa na tayong malinis ng ating Panginoon. Mabuti na po yung ating kalooban. Sa aklat ng Henesis, pinaalala sa atin, tayo ay ginawa sa muka at sa wangis ng ating Panginoon. Pakitingnan po yung katabi. Kamukha po ba ng ating Panginoon? Pakisabi, ikaw ay mabuti. Kung minsan po kasi, yan yung ating nakakalimutan. Ginawa na tayong malinis ang ating Panginoon. Ginawa niya ng mabuti yung ating kalooban sa grasya ng binyag na ibinigay niya sa atin. Ginawa na tayong malinis ng tubig at ng Espiritu Santo. Kung minsan lamang nga, dahil sa maraming nangyayari sa ating mga buhay, sa dami ng puwersa ng kasamaan, tayo ay nakakalimot sa kabutihang ipinunla sa atin ng Panginoon. Kaya magpaalalahanan po tayo sa mga panahon na tayo ay nakakalimot. Paalalahanan po natin yung bawat isa na yung bawat isa ay mabuti. Tanong ko lang po, kapag may gumagawa sa atin ng mali, kapag may gumagawa ng nakakasakit sa atin, ano po yung isang expression natin? Di ba po sinasabi natin, hayop ka. Hayop ka. Tingnan po ninyo, kapag nakakalimutan nating maging mabuti, nalalaman ng bawat isa na tayo ay hindi nagiging tapat sa pagiging tao natin. Nagiging hayop tayo sa mata ng iba. Kaya mahalagang magpaalalahanan tayo. Tularan natin yung ating Panginoon na mabuti ang kanyang kalooban. Tularan natin yung ating Panginoon sa kanyang pagpapatawad, sa kanyang paggawa ng kabutihan. Hindi ho ba ang aso, kapag tinahulan, gaganti agad ng tahol? Pero tayong mga tao, kapag tayo ay sinaktan, pwede naman tayong hindi gumanti ng kasakitan. Hindi po tayo katulad ng mga aso. Pakitingnan nga po yung katabi. Baka tumatahol na. Hindi naman po. Pwede po tayong magpatawad. Kung titingnan po natin yung buhay ng ating Panginoon, ginawan siya ng kamalian, hindi makatarungan yung ginawa sa kanya. Pero anong iginanti ng ating Panginoon? Hindi karahasan, kundi pagmamahal at pagpapatawad.
Sasabihin naman natin, mahirap yan. Hindi naman ako katulad ng ating Diyos. Hindi ako katulad ni Jesus. Mahirap po, pero kaya nating gawin dahil tayo ay nilikha, nakamuka ng ating Panginoon. Kaya natin kung hihingi tayo ng lakas at grasya sa ating Panginoon. Muli po, tayo ay mabubuting mga tao. Palagi nating ipaalala yan sa bawat isa. Hindi tayo mga hayop. Ayan. Huli po, sa panahon po ng binyag, yung isa pang grasyang ibinibigay sa ating mga buhay, yung ating mga katauhan, nagiging tahanan ng ating poong Jesus Nazareno. Tayo ay tahanan ng Diyos. Kaya nararapat lamang na yung buhay natin, pinapangalagaan natin, minamahal natin, at hindi lang yung ating mga buhay, pati buhay ng bawat isa. Pinapangalagaan, minamahal, dahil bawat isa sa atin ay tahanan ng ating Diyos. Kung minsan nga lamang talaga, babalik po tayo sa problema natin, tayo ay nakakalimot. Naalala ko po nung ako po ay nagtatrabaho pa, 2021 po, bago po ako maordinahan, mayroon pong akong trabaho. Nung pumasok po ako sa opisinang iyon, first time po ng mga katrabaho ko na may makasama na nagpapari. Kaya ano pong ginagawa nila? Napakabait po nila kapag kasama po ako. Hindi po makahulog pinggan. Talagang ingat na ingat. At kapag may nanloloko na aasar sa kanila, ang sinasabi nila, Father, oh, inaasar ako. Father, niloloko ako. Father, pagalitan mo. Gumagawa ng mali. At nung natapos na po ako sa pagtatrabaho ko doon, nagpaalam na po ako sa kanila. Alam niyo po yung sabi nila nung magpapaalam na ako. Sabi nila, Father, nako, aalis ka na. Babalik na kami sa pagiging masama namin. Babalik na kami sa pagiging masama namin. Kaya nung nag-Christmas party kami, huling activity ko sa kanila, ang ipinaalala ko sa kanila, mawala man po ako sa opisinang ito, patuloy na mananatili yung ating Panginoon sa inyo dahil tahanan kayo ng ating Panginoon. Kaya dapat nawa, patuloy kayong maging mabuti, mapaalalahanan na gumawa ng mabuti, maging tapat sa tama, sa katotohanan at sa kabutihan na ipinapahayag ng Diyos. Yun po yung napakahalaga. Kahit wala pong mga paalala na katulad namin, mga naglilingkod sa simbahan, nawa yung ating mga buhay ay maging paalala ng presensya ng Panginoon sa mundong ito. Magpaalala na tayo ay nararapat na maging mabuti dahil yung mabuting Diyos nananahan sa bawat isa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdedebosyon, sa ating pagpapatuloy ng pagdiriwang ng paghahanda ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, naway patuloy nating maalala na tayo ay nilikhang mabuti. Patuloy nawa nating itapat yung ating kalooban sa kalooban ng ating Panginoon. At nawa yung ating mga buhay maging buhay na paalala ng kabutihan, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom sa bawat panalangin ang ating sasabihin. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan.
ang simbahan. Naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugtan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paro ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tinapay na bubuhay.
Announcements. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverendo Padre Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City. At na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa. Series 3, Nangungulila. Ang Nazarene School, Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount para sa mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ASC subsidy sa mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang tulong, pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang mga oras ng Finance Office, Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 a.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy ko pong paalala sa bawat isa sa atin,
tayo pong lahat ay mabuting likha ng Diyos. Binigyan niya po tayo ng mabuting kalooban. Nawa, mapanatili natin yung kabutihang ito. Mahirap po, pero kaya po natin sa tulong, awa at grasya ng ating poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.